Malaking bagay ho talaga sa atin ang perception. Malimit ko hong sabihin to, ilang taong nang nakaraan, nung ako'y nasa kabilang stasyon pa ng TV5, Radio 5, nasasabi ko lagi malimit, perception is everything para sa iba. Ang perception ay pananaw ng isang individual. Ang perception ay pananaw ng isang individual base doon sa kanyang nakikita, naririnig, nababasa. Ang pinakamabisa ho rito talaga ay kung naramdaman mo yung iyong perception na magiging basihan ng iyong desisyon. Kung kaya't nabuo iyong desisyon dahil sa perception o pananaw o paniwala. Ang paniwala mo kasi ng isang individual, bakit ho tayo nagdi-discuss ngayon ito? May kinalaman ho to sa mga politiko ngayon ba? Bakit ho natin sinasabi? Kasi hindi ko maintindihan. Una sa lahat, ano bang ang perception? Una sa lahat, importante. Matibay ho yung perception ng isang individual or isang politiko na kapag naramdaman o isang individual tulad ko or sino man sa atin o organisasyon na merong pananaw sa organisasyon, sa isang leader o isang bansa na tayo'y ganare, ganyan, base sa kanilang nababasa, sa kanilang naririnig, sa mga sinasabi, iba yung dama mo, nararamdaman mo, base doon sa iyong perception na naging dahilan at batayan ng iyong desisyon. Kaya ang perception, mga boss, kung magiging basihan yan, kung minsan tayo nagde-decide, nagiging critical tayo sa pag-aanalisa na mga bagay na tinitingnan natin, kung nga ba'y tama ba to, okay ba to, madidihado ba tayo, malalamangan ba tayo rito, masisira ba tayo, or gigibain lang tayo kapag tayo'y dumalo sa kanilang pag-uunlak, pagpapaunlak ng ano man yan, interview man yan. Narinig niyo ho ba ako? Kasi ang perception, ginagamit ho yan, basihan ng desisyon. Ano ba ang desisyon? Bakit hindi dumalo sa interview itong si Bongbong sa GMA 7? Naging malaking issue ho to. Parang akala mo na, kumbaga, malaking bagay doon sa mga malalaking network, malalaking mga dyaryo, doon sa mga kumokontra, malaking bagay sa kanila. Kasi ginagawang malaking issue ho to. Kasi, let me just say it this way. Why make such a big fuss if Marcos or BBM snubbed the presidential interview? Ano? Ano ba meron dito? Why make such a big fuss? Bakit malaking, malaking issue ba to? What's the big deal? Bay, teka muna. Kanino bang kawalan sa mga taong manunood or kawalan para doon sa network o kawalan doon sa mga magiging basihan sa kanilang isusulat sa balota? Marami nagsasabi, mga bossing. Ay, Ben Tulfo, Bitag Live. Kaya may interview man yan, kaya wala. Desidido na kami. Alam na namin kung sino ang aming iboboto. Wala nang magbabago sa amin. Kahit ka, balibalik ta rin mo yan. Solid kami kay ganito. Kaninong ganito? Or solid na kami kay Lenny. Solid na kami kay Isko, kay Pacquiao, kay Lacson. Solid na kami kay BBM. Ganun na ho ang pananaw ng iba, hindi nyo na mababago maliban na lamang doon sa mga critical mag-isip na ang kanilang nakikita, na kanilang pakikinig na maaaring magbago pa ang kanilang pananaw, magiging desisyon na isusulat kung sino ang kanilang iboboto sa balota at kung sinong uupo sa Malacanang. Yun ang ating pinag-uusapan. Again, nag-umpisa ho tayo sa perception, pananaw. Mga boss, kanino bang kawalan kung itong si Bongbong Marcos or kung sino man sa lima ang tumanggi sa anumang interview ng ninumang network, Talpulano, si Esta, si Judas, si Barabas, huwag mong isama si Satanas. Kasi ang layunin ng mga sino man ang papa-interview ay para suriin kuno or suriin ang kandidato para doon sa mga manunood ay makakapili sila at masasabi nila, eto ang aking iboboto. Iboboto. Ang problema dito sa lima, kahit sino dyan, fix na yung kanilang mga followers na
eto sa kanila, iboboto na namin to kahit balik-balik tarin mo pa kay BBM kami, kahit balik-talin mo pa kay Lenny na kami, kay Isko na kami, kay Lacson, kay Pacquiao na kami. Fix na ang mind nila. I mean, majority, if you have to make a survey, 80 if not 90% of those, alam na namin. Gusto na nga namin, pagdating ng May 6, sa election na, alam na namin, isusulat na lang namin. Wala nang pagbabago, kahit ano, hindi na, kahit anong sira mo, kahit anong puri mo dyan, kung sino ba dyan sa lima, alam na namin kung sino ang iboboto namin. Kaya, tanong, yan bang pagbibigay natin ng mga interview dyan or debate na yan? Maganda yan kasi magsusuri at medyo makikita ng mga tao kung sino talaga ang kalang iboboto. Ngayon, paano pag ang sabi ng iba, pakialam namin kung hindi dumalo. Pakialam namin kung dumalo. Pakialam namin kung kumbaga at this point in time, mga boss, hindi malaking issue. Nagiging malaking issue doon sa mga dilawan ng mga kalimbahin na mga media. Tulong-tulong, sama-sama sila, kinukuyog nila itong isa rito. Sinong paboritong kinukuha? Ayan. Bakit? Duwag daw eh. Duwag! Ang sabi ho nila, Marcos Duwag! Abay, teka muna. Hashtag Marcos Duwag. Bakit nasabing duwag? Dahil ba hindi dumalo? Eh kung ang pananaw nitong mga tao na ito at partido nila, nagsasabi, gano'n rin. Abay, may paniwala kami na kami dadalo dyan, magiging bias ang interview dahil ora-ora, everyday nakikita namin kung sino mang talpula, kung with due respect kay Jessica Soho, ay ako'y naniniwala at ako'y respetado, sasaludo ako sa kasamahan kong Jessica Soho. Magaling yan. Even I myself, humahanga dyan. Kaya lang kung nabuo ang perception nitong mga partido unit team na kung sino man nagsasabi kapag tayo dumalo dyan, tatablahin tayo. Kasi hindi naman si Jessica Soho talaga, maaring may paniwala sila. Base doon sa kanilang naramdaman, narinig, nakita, hindi kay Jessica Soho na respetableng mamamahayag. Maari doon sa network na kanyang nararepresenta, doon ang issue. Bakit nilalagay doon sa pobreng ginagawa ang trabaho? Mensahero lang yan. Subalit, sino ba mag-i-interview? Alangan mo naman ng GMA, di siya. Yun hong pananaw ng iba. Linawin ho natin dito mga bossing. Kaya tayo nagsasalita ka pareho nito. I am not, kumbaga at this point, I love this job and I love analyzing critically sa mga isyong kapareho nito para medyo nalilinawan yung iba sa atin dahil yung iba hindi parang ayaw na mag-isip sa dahilan. Sawa na kami kasi pag tumingin ka sa social media, namamayag pag yung malalaking network at kanilang mga social media sites nila sa digital, namamayag pag yung malalaking media, abay, kailangan pa bang pangalanan natin to mga bossing? Alam nyo naman siguro, need I say more? Mga boss, simple lang dito, ano, inuulit natin. Kung ang pananaw ng partido at yung nasa loob or unit team na sinasabi nitong Bongbong Marcos and hindi siya nagsasalita, bagkos yung sa partido nila, huwag kang pumunta riyan. Kasi we believe, sabi na, may paniwala kami. Matibay ang paniwala namin. Saan ang gagaling ang paniwala? Base sa perception. Paano ba ang perception? Ang perception ay base sa iyong naririnig. Sinasabi, nakikita, at nararamdaman, dama nung taong may paniwala na hindi ako makakakuha ng tablang laban dyan dahil may bakid. Hindi doon sa sinasabing mamamahayag. Halimbawa ako nagsabi, sige, Bitag Live, magkakaroon ng interview lahat ng mga pangulo dyan, isa-isahin, o sabay-sabay sila gawin natin parang spelling bee contest na parang mga elementary, isa-isa susuriin ko. Abay, teka muna mga boss, kung sasabihin ng isa dyan sa kanila, ayaw ko, bastos ka eh, ayaw ko, maangas ka eh, ayaw ko, di ko gusto ang tabas na mukha mo, tita mo, ang pangit mo, wala ka ng bigote, wala na pala akong bigote. So, new look, kita mo, nakasalaming ka, duling ka. Lahat ho na bias yan. Tanong, kung merong iba dyan nakakarinig na, alam ko naman, tinatabla mo lang ako, bakit ako pupunta, hindi mo pwede silang pilitin eh. Kaya lang, ginagawang malaking issue ng malalaking network. Sa dyaryo,
sa social media page. Nandiyan yung Rappler, nandiyan yung Inquirer, nandiyan yung ABS-CBN, GMA, TV5, at yung mga malalaking dyaryo. Kasama na natin. Of course, alam naman natin, kung sakaling nireject, tinanggihan ang sinasabing interview, eh dahil may pananaw sila, may paniwala sila, matatabla lang kami. Walang mangyayari dyan, kasiraan sa amin, wala kaming kikitain dahil malamang baka kuyog. May kasabihan ho tayo sa Pilipino, crab mentality, hinihila sa ibaba kung sino'y mataas. Pag medyo ang bunga, ang puno ng bunga, hitik sa buhay, puno ng mangga, hitik na sa bunga, binabatuyat. So nakikita nyo, mga boss, kung titingnan ho natin yung history ho ng mga presidential elections, ang dami ho ng mga presidential candidates noon, nag-reject, nag-deny, nag-decline sa mga debate, interview. Noon, hindi lang ho first time itong si BBN. Eh, tingnan nyo ho si Pinoy, tingnan nyo ho si Gloria, tingnan nyo ho si Estrada. Marami ho sa kanila ang nag-decline. Why make such a big fuss? Alam ko na. Hashtag Marcos Duwag. Para dumami, ano? So, at this point, anong point niyan? Eh, siyempre, gibain mo, sino bang malakas, sinong nangunguna, yun ang target. Pag-abay, nakakalamang kahilain ka namin sa baba. Again, bakit kaya? Ang sinabi lang ho, simple lang, critical analysis dun sa sinasabi ho ng spokesperson ho, ng kampo ni Bongbong, kung sino man yung abogado na yan. O Gutierrez, sino ba ito? Sino ba itong Vic, sino man yung Vic Rodriguez? Gutierrez, Rodriguez, kung sino ba ito, basta alam ko ang abogado niya. Ngayon, hindi ko kilala yan. Hindi ko nakikita pang mukha niyan. Ang sa akin, nang nagbitaw siya ng statement base sa kanilang sinasabi, Vic Rodriguez, sinasabi itong abogado raw ito eh. Sinasabi nito, may paniwala kami. We believe. You believe. Anong kanyang basihan? Anong kanilang basihan? Sa bagay, mensahero lang naman to, hindi naman siya. So ang desisyon, hindi naman sa kanya, hindi naman siya yung handler eh. Sino ba ang magde-decide? Eh, di yung Uniteam. Sino yun? Hindi siya. Siya mensahero. So let's not kill the messenger. Ang problema, hindi naman yung mensahero ang pinapatay yung kandidato at yung partido na sinasabing ganare, ganare, ganyan. Tandaan, ang perception ay base doon sa iyong nakikita, nababasa, naririnig, at na iyong naramdaman dahil ikay na biktima. Naramdaman mo yung either sakit, kasiraan sa nangyari dahil siguro sa anumang kadahilanan, yun ang timpla, yun ang angulo ng mga balita sa mga network. Kaya pag isang network tinanggihan, huwag kayo masaktan. At kahit sino pa yung mga award-winning kasamahan natin tulad Jessica Sao, hindi masasaktan si Jessica because siguro si Jessica was just a messenger and may paniwala at ang paniwala base doon sa perception at perception base sa kanilang nakikita at nababasa, naririnig at nadama. End of story.